never made it, but I Hi everyone, welcome back to my channel, and this is Nyez, and I'm on my way to Taipei with Lee. So we are getting ready to check in. So we just paid our travel tax. Ayan, no, ayan po siya. So we paid 1,620 each. So that's the first step. Huwag niyong kakalimutan. Bayad muna sa travel tax counter bago mag-check-in. Okay. Okay, so ang second tip ko sa inyo is pagka sa check-in counter na kayo, you can ask the lady to put fragile on your bag. Kasi ang ibig sabihin nun, yung bag mo, yung unang-unang lalabas sa conveyor belt, at yun din ang huling-huling lalagay, meaning mas iingatan nila. Lalo na kung ingat-ingat ka sa luggage mo, kung mamahalin, eh kung mumurahin, okay lang din naman. Yun lang. So yan, shagingin na kami. Okay, ang next tip ko sa inyo is you have to bring your own pen. So ako, may dala akong pen. Bakit? Kasi we have to fill out immigration cards. Pag wala kayong immigration cards, pag wala kayong pen, ang mangyayari sa inyo ay, yan, manghihiram kayo ng pen sa mga taong yan. Kung ayaw nyo manghiram at nahihiya kayo, at magdala kayo dapat ng pen, sarili nyo dapat yan. Okay, sige, yun na. Yan, fill out na ako. Individual mo ba ako? Yeah. Okay, so now, ang gagawin natin ngayon ay mag-fill out na ng departure card. So, ayan. So, another tip ko sa inyo, ayaw yung bulat-lat ng passport nyo. Kailangan yung mga passport details nyo, either sinulat nyo na sa papel, sa notebook, or ang ginawa nyo, pinicturean nyo siya. Katulad ko, ang ginawa ko, kasi ayaw ko na bulat-lat na bulat-lat. So, meron na siya dito, nakalagay na siya sa notebook. Another tip ko yan. Fill out na ako. Cut mo muna yan, daddy. Cut na! Okay, so nahanap na namin yung bag namin. So, another tip for you guys. Ang mga luggage kasi, it comes in usually in three colors. Black, blue, silver, ay, four pala, and red. So, para madali nyong ma-identify ko ano yung bag nyo, katulad namin, nilagyan ko siya niyan. Yan, flower ribbon na yan. So, yung iba nilalagyan ng luggage, yung parang damit, yan, katulad ng mga ganyan, yung isa doon, yan. Para madaling ma-identify, and at the same time, para madali na rin, hindi pala madali, para maingatan yung bag nila. Yan na. Okay, so ready na kami. Pwede na kami magpapalit dito sa airport. Ayan, dito tayo sa currency exchange. Usually, yung ginagawa namin, nagpapapalit kami sa Zarina bago pumunta sa destination namin. Pero dito sa Taipei, ang sabi nila, bihira daw kasi ang mga foreign currency exchange sa city. Either you go to a bank or sa hotel. So, dito na lang kami magpapapalit. I have another tip for you. So, pag nag-shopping kayo, you always have to bring your passport with you. Bakit? Kasi, pwede kayong mag-ask ng tax refund. Lalo na pag malaki yung na-purchase yung item. So, pwede kayong mag-ask ng tax refund. Pag nakuha nyo naman yung tax refund nyo, actually, bago nyo pala siya makuha, bibigyan kayo ng ganito. Fill out kayo ng ganyan. Tapos, pag departure nyo na, paalis na kayo, hanapin nyo yung tax refund counter. Dito sa Terminal 1, malapit siya sa may CR. So, that's a tax refund counter. So, all you have to do is just to show this, along with your passport. Go there sa tax refund counter. And then next, is tatanungin ka, would you like cash or would you like it to be credited to your credit account. Yun. Then after that, pag sinabi mong cash, lilipat ka na doon sa tabi, that's a cash counter. Then that's it. Now you get your money. Ta-da. Hey guys, so here's another tip. Bring an empty water bottle. Bakit? Kasi sa final security check, tatanggalin nila lahat ng liquid na meron ka na more than 100 ml. So bring an empty water bottle.
Here's mine! Buti na lang, meron akong baguettes at meron akong ngayong daladalang empty water bottle. So, ang gagawin mo lang, re-refillan mo lang siya sa mga water stations. I'll show you. Wait. Save the day! Ito na tayo!